at mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Panginoon. Parangal at papuri sa iyo ay aking alay. Diyos na walang kapantayan noon ngayon at kailanman. Ng mga anak mo sa dapon, kung papaano ang maliit ay na. Biyakin mo kung papatawag at mawasak. Sapagkat ang lahat nga ay kaya mo, wala ngang hindi ka makakaya. O Ama, patuloy kong hinihiling sa iyo. Awan mo at kahabagan ang iyong mga anak. Kung papaano ang bawat isa ay nalalayo at nadidimlan. Akayin mo sa liwanag, yaong mga nadidimlan, ituwid mo ng landas at makatahak sa matrib na daan. Lingapin mong lubos, kaluluwa at katawan, sapagkat wala nang ibang tutupad, maliban niya ikaw, ang Diyos ng liwanag, Diyos ng lakas, Diyos ng buhay. Sa'yo magmumula ang kagatagan, ang kagalakan, kapayapaang walang humpay. Sa mga anak mong patuloy na nagnanasa, na ika'y madama, makilala, ipadama mo't iparamdam ang wagas mong pagmamahal. Ama, kung papaano sa araw na ito, ganito karami ang nalikom mo, natipon mo't nagmiting, makadalo sa gawain. Magagawa mo rin naman ko ang kakarampot nilang pagtitiwala ay mapalalaki mo, mapalalago at mapauunlad. Ang mahina nilang pagtanggap, mapalalakas mo, mapatatatag at mapatitibay mong ganap. Ang wala sa kanila, yung kapuspusan ng iyong espiritu, ay magagawa mong ibahagi at mabubuksan mong lubos ang pangunawa nila. O Ama, tigibin mo ng galak, patuloy na payapa ang isip at damdamin ng iyong mga anak. Mahabag ka at maawa sa mga nalokong mga anak mo na kung papaano'y nilugmok ang buhay ng kanilang kapwa. Ikaw na, Ama ko, ang magbigay kaparaanan kung papaano ito'y makababawi at kung paano sila'y makalalaban sa hamon ng buhay. Igawad mo ang kaparaanan at pamamaraan. Aliwin mo at pagalakin silang ganap. At ang mga anak mong sa kanila'y mga manluloko. Ikaw na po, Ama kong maghari at manguna. Patawarin sila. At sila'y maging ganap. Makaunaw at mahabag. At magbagong buhay. Sa pag-iimbot ng hindi kanila, maramdaman nila ang sakit at dusa ng mga pinasakitan nila at pinararamdam
kung paano ang sakit at paghihinagpis. Ama, ang bawat kapatirang nagugupo ng kabuhayan sa hirap ng kanilang tinataglay, kahabagan at kaawaan, ikaw magtighaw, mag-ahon, at maghulagpos na ganap. Ibigay mo ang marapat na madama nila ang kaginhawahan, ang kaalwanan ng buhay, sa iyong kaparaanan, sa iyong mga pamamaraan, sa mabuti mong paraan, sapagkat ang wika mo, mag-aani ang mga anak mo sa hindi nila tinanim. Makikinabang sila sa hindi nila pinagpagalan. Yamang nagsusumamo at patuloy silang dumudulog sa iyo. Kahabagan at kaawaan mo, ibigay mo ang kalayaan at patuloy mong tanglawan upang patuloy nilang maunawaan ang hamon ng buhay. O Ama, ang mga anak mong mga nabigo sa pagkuha ng Bodexang, magkaroon nawa sila ng lakas at siglang muli na lumaban at humamon hanggang sila'y magtagumpay. Ang mga binigyan mong pagkakataon, magamit naman nila sa mabubuting kaparaanan at pamamaraan na di lamang talinong panglupa at adikaing pansanlibutan ang kanilang mithiin, kundi ang makakilalang lubos sa iyo, ang makadama at paglingkuran ka. O Ama, wala ng pinakamabuting handog at hain maliban ang iyong Espiritu na magbibigay sigla, lakas, kasiyahan, kakontentuhan, kagalakan, buhay na pag-asa, liwanag na walang kamatayan, sigla ng buhay na dulot kailanman. Mapagharian mo nawang lubos, mapangunahan mong ganap, at makilala nila ang iyong Espiritu na di napaparam sa sanlibutan. Bahaginan mo ng tapang, ng lakas na pakikibaka sa bawat araw at gabi man sa habang nabubuhay. O Amang walang kapantay, tigibin mo ng kagalakan at kasiyahan ang iyong mga anak. Sa bawat araw ay nagmimithi, ika'y kilalanin, damhing tuwiran, mapaglingkuran, at makapanahan sa iyong katotohanan. O Ama, ano nga ba ang nasa mo? Wala kang ibang layon, kundi mapabuti ang iyong mga anak. Maramdaman nawa nilang lahat ito. Makilala nawa nilang ganap ang mabubuti mong adhikain, ang magaganda mong layunin upang magmithi silang mamuhay ng naayon sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan, saan man sila naroroon, sa iba't ibang bansa man, iba't ibang lahi man, magkaisa't magkabigkis sa isang pag-ibig mo at paglingap mo. O Ama, ang bawat araw ay kayraming hiling ng tao sa iyo. At alam mo kung alin ang marapat unahin para sa kanilang buhay. Ibigay mong mabilis at madali ang marapat na kanilang kamtina. Sapagkat ang ikaw nakakakilala at nakaarok na katatalos ng kakayahan ng bawat isa, ibigay mo ang lakas at tapang upang makayanan nila ang hamon ng buhay
at patuloy kang kilalanin, madamang tuwiran, at sa kanila'y manahan. Yamang ikaw ang Diyos ng katotohanan at Diyos na buhay, noon ngayon at kailanman. Net karamaneahanam. O Ama, walang humpay na pagdulog sa iyo, gabit araw man ng iyong Espiritu. Ang bawat tapat na nakikis at nakikisuyo sa iyo, nakikinabang na totoo. Kaya't ang malayo sa iyo, antigin mo na ang puso nito upang ang bawat isa makinabang sa iyo. Nekaramaniahanam. Sumayin niyo ang kapayapaan. Ang kakayahan ng kalabaw ay di kakayahan ng baka. Ngunit pareha silang naibibilad sa araw, naiiwan sa bukid, nanginginain ang damo. Ganyan din ang tao. Pare-parehas mang tao, kung masdan ang kapwa-tao, magkasukat ang tindig, magkasinlaki ng bisig, ngunit ang kanilang kakayahan ay di kaya ng kapwa-tao. Wala ngang nakakabatid, maliban ang Ama, kung anong kaya ng isa't isa, kung anong kakayahan ng bawat isa. Kaya't ang hamon sa isa ay di maaring ihamon sa isa na kapag sinabi, bunong braso tayo, parehas lang naman ang bisig natin, parehas ang tindig natin, bunong braso tayo. Dahil naman tao, kapwa mayabang, oowi ka ng hinamon. At malalaman lang ang kakayahan ng bawat isa kapag nagbubunong braso na. Kung sino ang natalo, siyang mahina. Ganyan nga ang buhay, ganyan nga ang tao. Kung sino ang natatalo, siyang mahina para sa pananaw ng kapwa-tao. Ngunit sa pananaw ng Ama, hindi baling talo ka na. Lagi kang mababa, lagi kang talo sa iyong kapwa, sa hamon ng matapang mong kapwa-tao. Sa hamon ng mayabang mong kapwa-tao, sa hamon ng palalo mong kapwa-tao, sa hamon ng kapwa mo tusong tao, hindi bali na, basta ang mahalaga, ang Ama mong nakakasilay sa iyo, ang malugod at matuwa sa kaduwagad mo. Dahil takot ka sa away, takot kang lumaban, ayaw mo ng kaguluhan, ayaw mo ng away-away. Ayaw mo ng may kagalit. Ayaw mo may kahidwaan. Sapagkat ang gusto mo, malalong maramdaman at labis mong madamdaman ang Diyos na sa'yo'y nagmamahal. Yan ang damdamin ng anak ng Ama na kumisa'y gusto ng lumaban sa kapwa. Ngunit kapag nanaig ang damdaming mula sa kanya, napangingibabaw pa rin ang kababaan. Nananaig pa rin ang kalampahan, ang kaduwagan, hindi baling pagtawanan. Ngunit wala lamang gulo ng isip, wala lamang bagabag ng damdamin, wala lamang kinatatakutan na yung kaaway niya'y baka isang araw, siya naman ang ganda. Sapagkat kung wala kang alam, naniloko mo si Juan, dinaya mo si Pedro, nilinlang mo si Petra, nagawa mo kay Juan ito,
wala kang maiisip na dapat di ka makatulog dahil wala kang alam na babagabagin ka ng damdamin mo, susuritin ka ng budhi mo, isang araw di ka makali, deg mo pa may kanser na sakit. Yan ang layo ng Ama. Kaya't ang gusto niya'y kapayapaan. Kaya't sa tuwi na isambit, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao na aking mga minamahal. Walang pasubali, Ama'y nagmamahal. Lumilingap, tumatanglaw, nagbibigay ng tuwirang pag-asa na walang kamatayan. Kaya't ang wika niya, halin na nga kayo, mga anak na hanap niyo'y ligaya, payapang isipan ng dulot ko na di kailanman mababagabag kayo. Kahit wala kayo ng anumang yaman na bilang sa yamang pangsanlibutan, kung ang yaman ninyo tuwirang tinataglay ay ang aking kaloob na sa inyo'y yaman, maligaya't masaya payakman ang buhay, liwanag ay sa inyo nananahan at tuwiran. Pagkat hindi lamang sa tinapay nila lang nabubuhay ang sinumang tao sa sandaigdiga, pagkat ang wika nga ng Amang Mak sa tinapay ba'y di na kayo magugutom. Subalit sa aking aral, kung kayo'y mabubusog, kayo'y maaaliw, kayo'y masisiyahan, lalakas at titibay ang pag-asa nyo kung magkaminsan man. Kayo'y nag-isip sa inyong buhay, ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenea hana. Ang dakilang Ama, puspos ng habag at awa, puspos ng ligaya ang kaloob. Subalit pumasok ang kalaban niyang mapanlilang, kaya't nagkaroon ang kasalanan, nagsimula ang kaparusahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kapag binuhay niya ang pananalig at pananampalataya sa isip mo, isabay mo na dumama at tumanggap ang puso mo. Maaring sabihin ng iba na hindi pa nakakaunawa at nakakadama, di pa lubos ang pagtanggap, paano mangyayari? Subalit pinangyayari ito ng Ama sa mga totoong kumikilala at tumatanggap sa kapangyarihan niya. Kahit na inuubo ka, ayan, inubo kapatid niyo. Pwede kang mabuhay, pwede kang lumakas, pwede kang gumawa, pwede kang magsalita, pwede kang humarap, pwede kang kumain, pwede kang matulog, ubo ka ng ubo, mahimbing kang humihilig. Ganyan ang kaloob ng Ama na kapayapaan at kapanatagan. Ginigiyagis ka, binabagabag ka, sinisindak ka ng kapwa mo. Ngunit siya naman, pinapayapa ka. Inaaliw ka niya, pinalalakas ka, pinatatatag pa. Mamili kayo ngayon kung sinong pipiliin nyo. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
kung hindi nga sa kanyang kalooban, kung hindi nga sa kanyang kapangyarihan, lahat ng ginawa sa iyo ng kapwa mo, papasok na sa isip mo, magngingit-ngit ka, gaganti ka, magagalit ka, maiinis ka, ano kaya ang resulta? Talo ka. Sapagkat walang nanalo sa iyo kundi demonyo, kaya talo ka, hindi ka panalo. Talo ka. At yan ang di alam ng maraming tao. Sapagkat akala nila, pag lumaban si kapwa niya at natalo niya, talo nga siya talaga. Ngunit kung ang kalaban mo, naging mahina lang siya dahil ayaw lumaban sa iyo, dahil ayaw gumanti sa iyo, dahil ayaw kang patulan, dahil takot sa kasalanan, dahil ayaw magkasala, mas malamang pa rin siya sa iyo sapagkat ang Diyos Ama ang siyang nanaig sa kanya. Ngunit, ang tapang sa lupa, pakatandaan nyo, may hangganan ng lahat. Matapang ka ng 10 taon, hindi papayag ang Ama sa labis pa doon ang kasamaan mo'y di niya nakalusin. Sapagkat walang labis na ligwak-ligwak lamang na hindi naubos ang laman. Yan ang pakatandaan ninyo, paalalang mainam. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mga minamahal ko, talinghaga kong binigkas at iniwanan, bulayin niyo't tantuin niyong tuwiran upang kayong may takot sa Ama. Magnilay at magbulay, huwag gawin ang di marapat sa kapwa walang laban. Lalo't higit kung may takot sa Kanya at wala nang ginugusto, kundi makatalima, sumunod na lamang bilang pagnanasang magpakatotoo at maging banal sa pananaw niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Walang masasabing mga tanga, mangmang, kung lahat nga ng tao'y matatalino. Ngunit di bali ng mangmang katanga ka sa pananaw ng kapwa mo dito sa sanlibutan ng mga tao, sa pananaw ng Ama'y matalino kang husto sapagkat pinili mo magpakabuti kang anak nito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya ituturing mong pinakamabuting pagpapala mo ang naging tangat mangmang ka sa sanlibutan at pinatalino ka ng Ama sa larangan ng kabanalan sapagkat ang nararamdaman mo'y kaiba sa kapwa mo nila lang. Ang laman ng isip mo'y naiiba sa kapwa mo nila lang. Kaya di ka mawawa nang di mo katulad na nila lang. Magkatulad man kayong tao, tao man ang pananaw sa isa't isa, ngunit dahil magkaiba na kayo, di ka matanggap ng di kaisa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, kaya't mapapalad ang mga nagkakaisa, nagbibigay layunin ng Ama at pagbibigay layunin ng Ama ay pinag-isa sila at nagawa nilang ibahagi rin sa kapwa nila. Subalit anong silbi ng sinasabing, nagbagong buhay na ako, at sisiwalat mo'y bagong buhay ka na, ngunit puso mo'y bato. Sinong dinaya mo? Wika ng Amang totoo, hindi ng Amang talusira sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mapapalad kayong mga nakikisa at damdamin nyo'y hindi na nasira ang pagtitiwala nyo. Sa kabila man ang palagay nyo'y wala na kayong magawa't kawawang kawawa. Lagi nyong tandaan, may Diyos ng habag at awa. Sumayin nyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Dahil nga po, pagdating ng anibersaryo ay maghapon tayo, no?
At siyempre po, iba yung may ginagampanan kaysa nakaupo lamang. Kaya nawa, maunawaan po ninyo na ayaw ko munang ma-expose sa mga singaw-singaw para matuyo naman matapos na po yung aking sipon. Ano po? At kayo rin naman ay huwag mahawa. Eh, sabi ko po kan kagabi, Panginoon, sadya nga palang napakabuti mo na sa bawat kaganapan, mapapasalamatan niyo po siyang walang humpay. Totoong-totoo, mapapasalamatan niyo po kung hindi kami inubo, kundi kami nilagnat. Paano na naman naming mapapasalamatan? Eh, sa lagnat ko na yun at ako'y kiniginaw, kinikiki. Aba, sa dating isip mo yon, pag may narinig kang may na-dengue, eh, kano ko po Diyos ko, baka dengue na po ito ah. Sigurado, papakumpay na ako dahil dengue. Alam mo na kung paano mangyayari. Yun, takot. At bakit ba? Dahil alam mo ang Diyos, sabi nga niya, kung hindi pa niya gustong mamatay, isang bulate na lang ang pumipirma, eh, hindi ka pa mamamatay eh. Tama po ba? Narinig niyo na po ba yung istorya ng isang baboy? Hindi pa ninyo narinig, ano? Ikukwento natin ang isang baboy. Bago pa lang ako noon. Bago pa lamang po ako, mahina pa akong katulad ninyo. Mahina pang maniwala, mahina pang tumanggap, at ayaw pang tumanggap. Sapagkat, nakakita na ako ng hiwaga, hindi pa ako makapaniwala, ang Diyos talaga'y buhay. Ano ang una niyang pinakitang mahiwagang kaganapan? Sa isang naging alagad po ngayon, na bago siya naging alagad ay taon muna ang binilang, taga rito po yun, si kapatid na Annabel. Ayun, nagpasilay siya. Yan ang unang pasyente rito sa paligi ng kahiwaga ang pinatupad eh. Yung isang mata niya ay bulag na. Talagang malabo na. Namumula po yun eh. Yung isa hindi na rin siya makakita. Eh malay ko po ba namang yan ay nasundot ng palay? Ang hindi niya alam, parating pa lang siya pinababahagi na ng espiritu. Ako po'y nasa kulungan ng baboy. Maaga pa naman ano, pwede pa tayong magkwento. At saka wala po akong magagawa, ito binabahagi eh. Para tumibay ang inyong pananalig. Hinambing sa baboy. Ano ba yung baboy? Marumi ang baboy. Ngunit pinakikinabangan ng baboy. Eh kayo pa kaya? Kayo mabango kung magpapabango kayo. At hindi kayo kumakalkal kumakain, hindi tsutsut na tsutsut. Malinis kayong kumain, ano po? At saka may isip kayo, ang baboy wala. Sa mga tuwid at madaling salita, mas mahalaga kayo sa baboy. Kung ang baboy binuhay, ikaw pa kaya? Yun ang puntos doon. Di sa madaling salita, nandoon po sa kulungan ng baboy. Pabano mo natang. Kaya ngayon nagpunta siya doon. Nakasombrero po siya. Binalik lang ang nakaraan. Habang nagpapaligo ng baboy, sabi niya, eh, sukay ko po kasi yan eh. Eh, ngayon, sabi niya, Ate Concheng, di niya po alam nakadaloy. Eh, medyo suplada po ang tingin pag nakadaloy eh. Kasi, tango ka ng katango. Kaya nga sabi nila, lukarit ako noon eh. Kasi nga po eh, hindi ko mapigil yun eh. Sabi ko sa Panginoon, ba't ba ako nagkaganito? Ano po ba itong buhay ko na ire? Siyempre po, kausap ka. Hindi man nila nakikita yung kausap. Ang tanong ko po sa inyo, si Kristo ba nakikita niya yung kausap? Nakikita po ba ng tao kung paano siyang kausap ng Ama? O kayo ngayon, pag kausap ba kayo ng Espiritu, may nakakakita sa inyo. Eh, kung kausap po kayo ng masamang Espiritu, eh baka nga kasama ninyo. Ay, teka po muna. Eh, de, yan ang istorya. Oh, sabi niya, Ate Conche, tinignan ko, parating siya. Lumapit siya. Papagamot ako. Sabi niya, Bah! Ang papagumot mo sa akin, di mo na ako manggagamot. Sabi ko pa, Ay, umuwi ka na ako. Hindi ako manggagamot. Hindi ako manggagamot. Ah, sabi niya, hindi, sabi niya. Kasi ka, oy, halika nga, ikaw magkwento, ayoko magkamali. Balik dito. Pahingin isang mic.
Baka naman siyang mali, itutuwid ko. Sapagkat di po magkukwento ng mali, labis kulang ang Diyos. Lagi niyong tatandaan, lahat ng kwento sa banal na Biblia ay totoo. Wala pong istorya ditong mali at ang nagaganap dito ay paulit-ulit lamang. Ibalik natin, nakasombrero. Sige, nakasombrero. Nakasombrero po ako. Gumagapas po ako doon. May isang matanda pong nakasombrero din, may tungkot. Sabi niya, ay, magpunta kayo ka doon kay Konching. Sino ikaw ang Konching? Sino po ka ang Konching? Ate Konching po ba? Oo, ikaw magpunta ka doon. Sakto pong alas tres ng hapon. Nagpunta po ako doon. Tinanong ko po kay nanay pa rin na, hinda, nasan po ba si ate? Bakit? Nandun ka sa kulungan ng baboy. Lumapit po ako doon. Nagpunta po ako doon. Sabi ko, ate, ate, magpapagamot ako sa iyo. Sabi niya, ay, hindi ako eka manggagamot. Umuwi ka, sabi ganun. Hindi po ako umuwi. Hinawakan ko po ang dalawang kamay niya. Saka po ako tumayo sa harapan niya. Sabi niya sa akin, pumikit ka. Pabikit po ako. Dinampian po niya ng dalawang kamay ang aking mata. Ito po kasi hindi na nakakakita. Nung pong pinadilat niya ako, hinipan po niya. Napakalamig pong napakabango na hindi ko po mawarian kung anong bango yun. Sabi niya, tumbilang tao po, hindi po niya hawakan ng mata ko dahil po nag-aano po siya ng baboy. Hindi po ba marumi ang baboy? Sige ka, umuwi ka. Hindi ako manggagamot. Hindi po ako uuwi. Ito na po ang kasagutan ng iniiling ko na magumaling ng mata ko. Nasabi po niya sa akin, sinubukan niya po ako. Kung mananalig ka, magtitiwala ka, mananampalataya ka, matatamo mo ang kagalingan mo. Sa loob po ng tatlong araw, nakaramdam na po ako ng kagalingan. Sige, Eka, araw-araw bumalik ka tuwing alas tres ng hapon, alas sais ng umaga. Tinupad ko po yun. Pagdating po ng pitong araw, nakatamuha po ako ng kaliwanagan ng mata ko. Di po ba buhay ang Diyos? Pinagkaloob niya po iyon. Nung pong pagdating ng siyam na araw, patungo po ako dito, alas tres ng hapon. Sabi ko, ate, ate, may prosesyon po ka akong dumarating. Sabi ko nga pong ganun. Yan ang pawang katotohanan. Pinasilay ko sa iyo kung saan ako magmumula, magpuprosesyon mula dito patungong bahay pare. Sabi pong ganyan. Kaya po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa Ama sa binigay niyang kagalingan sa akin. Yan po ang istorya ni Annabel Rama. Sa madaling salita po, hindi pa rin ako naniwala sa Diyos. Dahil ako'y sa sanlibutan pa rin pag nasa oras ng pagkatao ko. Dahil, sabi ko, manggagamot. Number one pong kontra ang aking magulang, sindam pa rin. Sabi niya po sa akin, mahirap na gampanin yan. Mahirap nga po, ngunit masarap. Ganun nga ang naging istorya ng gawain ito. At isunod na po natin ang baboy. Sapagkat pag inistorya ng marami, hindi kayo uwi magdamag. Hindi tayo tutulog magdamag, eh ayoko rin naman po matulog kayo dito. Dahil hindi kayo makakatulog sigurado na nakahiga. At di naman matatapos sigurado, antukin kayo. Kaya tapusin natin sa baboy. Ang baboy. Gawin natin katawa-tawa para ma-relax naman kayo.
sa mga stress nyo. Pang-stress free yan para rin sa akin yan pagbilang tao. Ngunit pagbilang sa Espiritu, may stress ba kayo? May overpatig ba? May temptation ba? Wala. Lahat na yan, wala. Kaya ano gusto ng Diyos? Magkaroon na kayo ng sarili niyong Espiritu na isang Espiritu galing sa Kanya. Ito po yung si Baboy. May mga partner po na kay Lera. Yung baboy na yan ay talagang butot balat na. Na kay Lera, sinama ko na po doon sa may isang pulungan na ganyan, iniwalay ko. At sabi ng veterinary, naku Eka, mare, ipalibing mo na Eka yan, baka manghawa pa sa mga baboy mo. Eh, may sakit na Eka yan sa ano, hindi ko Eka matansya kung sa baga na Eka yan, kung sa ano. Ay, sabi ko, hindi niya alam na nangungusap ang Espiritu. Pasubali ko sa iyo, kung walang magaganap, ano istorya? Kung wala akong pasisilay, ano ang kaganapan? Kung wala akong patuto, ano hiwaga ko? Buhay po ba ang Diyos? Sige. Andiyan na po siya. May katabi siyang yung dalawa, gagawing nahin itong isa. De, sinusumba-sumba. Sabi ko, Panginoon, sinabi mo yun. Bahala ka na. Hoy, baboy, mabubuhay ka. Mabubuhay ka. Mabubuhay ka. Mabubuhay ka siya. Eh, mabubuhay, sabi niya po sa akin. Hindi, pabayaan ko na lang ka ako. Eh, bahala ka, Eka. Madaling salita po eh. Ang mga pasyente nun eh, hindi pa po ako rito ng gagamot. Ayaw ko pa noong panahon na yun. Tumilibot. Pag inatasan po ako, punta kami sa ganon, naka-jeep, naka-si Cecil po driver. Magaling si Cecil driver yan eh. Magaling mambangga. Pero hindi pa naman po niya kami binangga. Magaling lang mag-plat ng ano, sasakyan. Eh, kaya pala napa-plat. May storya rin po yung mga plat-plat na yan eh. Ede, ang nangyari po ay ganito nga. Doon muna tayo sa baboy, baka humaba ng humaba. Ay, dahil ang nangyari po eh, isang araw, magbalik ako doon, aba, kumakain na. Kumakain na. Sa madaling salita, lumipas yung mga araw hanggang sa nakita ko'y malaki na, nagbalik na sa magandang katawan. Alam niyo po ba, hindi ako lugi. Tumubo ako. Ilan ang timbang? 83. Hindi mababago yung timbang na yan mula sa una hanggang ngayon, 83. 83, tumubo ako. Ba't hindi ako tutubo? Ilang buwan siyang nakaratay. Hindi siya kumakain. Biglang parang kinipan. Eh di tumubo po ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang hiwaga ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Talagang mabuti ang Diyos. Eh sa dating buhay, pag may namatay na baboy, sayang. Iyak, sayang, iyak, sayang, iyak. Eh, may buhay yan eh. Ano po? Sa madaling salita, ba't kinuwento si Baboy? Si Baboy nga ay inaayawan na pinababaon na eh. Pero nabuhay pa, pinakinabangan pa. Eh, ikaw tao ka, hindi ka may bebenta eh. Hindi ka may bebenta. Kaya yung magulang mo, pag nagkasakit ka at ikay pinagalagaan, yung asawa mo, pag ikay nalagaan, pag naman gumaling kayo, pakinabangan ka naman, maging mabuti ka naman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Eh ngayon, kung halimbawa, nung gumaling kayo, walang hiya ka pa rin, eh siguro sasabihin ng nag-aruga sa'yo, babuti pa ikang namatay ka na. Di ba? Iba ganun ang sasabihin? Dahil sawa na sa'yo. Magsasawa na. Eh, ina ka man. Ama ka man, anak kang mahal na mahal, eh kung paglaki mo naman, at nang gumaling kay gayon ang gagawin mo, yun siguro nga sabi, Diyos ko, ba't di mo pabigaway ang buhay? Saan na namatay na noon? Di ba? Gusto nyo bang mangyari yon? Gusto nyo ba yung kinamimithiang kayong mamatay kaysa mabuhay? Napakasarap yata yung mithiin na buhayin ka at mabuhay ka kaysa mithiin kang mamatay. Ganyan po ang Ama.
Tandaan ninyo, ang ama ang mga anak niyang binuhay. Ang mithiin niya'y mabuhay sila ng payapa, marangal, masaya, maligaya, at masigla. Ayaw niyang mabuhay ang mga anak niya na galit-galitan, nag-aaway-away, naglalaban-laban, puro dosa na lang, puro hirap na lang, puro kalungkutan na lang, puro pasakit na lang. Hindi niya yan gusto. Ano ang gusto niyang buhay? Payapa, masaya, maligaya, malakas, masigla. Sino ang may gusto sa tao kapag siya'y malungkot, may dusat, may hirap? Siya ba? Hindi gusto, ngunit ginugusto ng marami. Sapagkat, nasa payapa kang lugar, nasa payapa kang tahanan, lumuluwal ka, umaalis ka, hanapin mo, hinahanap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit? Kung gusto mo ba naman ang kapayapaan, kung gusto mo naman ang kasiyahan at kaligayahan, saan ka pupunta? Sino hanapin mo? Hindi ba ang Diyos mo? Ang Diyos mo na magtuturo sa iyo ng kasiyahan ng buhay, ang Diyos mo na magbibigay ng ligaya ng buhay, ang Diyos mo na magtuturo ng mabuting buhay, ang Diyos mo na magbibigay ng payapang isipan, ang Diyos mo na magtatanglaw sa iyo nang hindi ka madimlan. Bakit siya nagpupunta ang tao? Ano ginugusto ng tao? Saan nagtutungo ang tao? Ano paglilibang ng tao? Ano kasiyahan sa tao? Ano interest ng tao? Ano gusto ng tao? Yan ang tao. Kaya kung ang tao'y taong-tao, mahirap talagang turuan ang tao. Ngunit kapag kasama mo Espiritu, madaling matuto at madaling matututo dahil may magpapaunawa at nagbibigay pang-unawa. Sino kaya siya? Tingnan nyo nga, baka hindi nyo kasama, hindi kayo makakaunawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano man, sampu kayong magkakasama. Gaano man ang layunin ng isang magpakabanal, magpakatuto at magpakabuti, kung kayong siyam ay ayaw ninyo mahihirapan ang isa, papayag ba ang ama pahirapan yung siyam, ang iisa? Hindi. Habang nababata kayo ng ama, habang napagbabatahan kayo, habang gusto niya kayong batahin at pagbatahan, pipilitin niyang mabago kayo. Pagsusumakita niyang mapagbago kayo, habang may magagawa siyang pagbabago, habang gusto niyang makapagbago kayo at may magagawa siya at gagawin niyang lahat para magbago kayo. Subalit kapag ayaw niya na, tapos na ang laban niyo. Ang gusto niyo, laban ng hamon sa pagbabago o tapusin na ng sagayon, liwanag na ang kamtan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, nagsimula ang gawain sa isa-isa lamang. Hanggang sa magdala-dalawa, mag-apat-apat, mag-sampu-sampo, magdala-dalawampo. Natupad ang salita. May nagbunga ng sigsa-sampu-sampo, tigli-mali-mali-mampo, tigi-isandaan, daan-daaneka, at mayroong marami. Sa makatwid, ang gawain ito'y namumunga na ng di lamang daan-daan. Nagbunga na ng may tigli-limampo, tigi-isandaan, at may labis sa daan-daan. Sa madaling salita, sinong nagbigay bunga? Sinong nagbigay ng pamumunga? Sinong nagpatibay ng mga bunga? At sinong nagpapatibay ng puno? Hindi ba't ang Diyos na di nakikita? Kaya't kung siyang hanapin niyo, kung pakikinggan niyo siya at tatanggapin niyo siya, hindi kaya mabago ang lahat ng pag-iisip ng tao, ang damdamin ng tao, at magpakatotoo sa kapwa-tao. May taong mahabagi na aawa sa kapwa niya. Ani na lamang makatulong at magawa ang mabuti. May tao namang abusado at inaabusado ng kapwa-tao. Paano magluluwat ang nagpapakabuti? Paano matatama ang nagpapakabuti na patuloy gumawa na lang ng mabuti kung may kapwa-taong hindi marunong makipagkapwa-tao? Hindi lahat ng mabuting kausap at kaharap ay kausap at magandang manalita ay totoong mabuti. Sapagkat hindi lahat ng magandang magsalita ay mabuting tao. Sapagkat dito napupunta
At dito tumutungo ang mabuting totoo sa puso nararamdaman at dito namulukalin din sa bibig lamang. Buhay bang Ama? Kaya napakasarap, napakabuti, napaka-Diyos na totoo na ang nasa pagkatao nyo kapag ang puso nyo'y sumibulay mabuti. Sapagkat dito nyo mararamdaman ang paghahari ng Ama, hindi sa nguso, hindi sa ulo. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung minsan, matatanong mo, Diyos ko at Ama ko, bakit kaya ganyan ang tao? Habang ginugusto mong magmahal, magbigay, umunawa, lalo ka naman dinidemonyo. Ano kaya ang masasagot niyo sa mga nandidemonyo sa inyo? Dewaw daw. Alam niyo po, ako wala na akong masasagot dyan. Kaya dahil wala na akong masasagot dyan, sabi ko na lang sa Diyos, Diyos ko! Bakit ganyan ang tao? Ayun po, tapos na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sapagkat, mayroong taong hindi naman niya pundare, ba't kinukuha niya? Hindi naman galing sa bulsa niya, pinambili, ba't nakuha niya? Ba't hindi naman kaya kanya, ba't ini-interest niya? Ba't kaya ganun may taong gayon? Mayroong taong mapag-imbot. At tandaan naman ninyo, pag ang tao'y mapag-imbot, kahit anong gawin, hindi magbabago. Mayroon ngayon, bukas makalawa meron, hindi mananahan dahil hindi galing sa? Ngunit kapag pinaghirapan at sa mabuting pamamaraan, ang kaunti na palalaki, ang karampot ay napararami. Dahil nakikita ng Diyos ang pagsusumakit at pagsusumikap. At galing sa puso ang pag-ibig. Pakatanda ninyo, nais ng Ama maging ganap, maging tapat ang lahat. Kung nagpapakabuti ang tao, dadamhin ang kapwa-tao, madarama ang kapwa-tao kung kailangan at hindi, kung nararapat at hindi. Hindi baling magpakain ka't ibigay mo ang lahat kung tama lamang at pagpapakain mo'y makabubusog at makabubuti. Subalit, palamunin mo man eka ng isang bakang tao di malasahan, sasawa ka rin naman. Buhay bang Ama? Yan ang pawang katotohanan. Kaya nga, ang masakit sa inyo, huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Upang sa bawat dinadanas niyo ay mapagtanto niyo at mapagwari ninyo. Kung minsan di mo kagustuhan, hindi mo kasalanan, ikaw ang nagdurusa. Ngunit sa iyong pagdurusa, alalahanin mo may kasama kang Ama. Ngunit kung ito'y kasalanan mo nga at ito'y pagdurusa mo dahil ikaw ang may sala, magsisi ka naman. Buhay bang Ama? Sapagkat pawang katotohanan ang aking tinuturan, walang taong mapapabayaan at pinababayaan ng Ama. Ang tao ang nagpapabaya sa pananampalataya at pananalig niya. Kung lahat lamang ay mabubuhay ang paniniwala at pagtitiwala, magkakaisa at mahahango silang lahat. Yan ang pawang katotohanan, sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dahil sa pananalig ko po kanina at pananampalataya, salamat nakatugon ako sa panawagan sa ibang dako. Salamat at di ko nabigo ang umaasa na kung hindi nagtungo, kawawa naman. Kayo ba, pag may inaasahan kayong darating na kapwa nyo at hindi dumating, di kayo malulungkot? Kung sa pagkain lang ang pangimbita, di baling mabigo muna. Di baling biguin nyo muna kung di kunyo kaya lang kumain. Subalit, kung ang tutunguhan ninyo ay pagpapakain ng kaluluwa at pagpapasigla ng kaluluwa at katawan, huwag nyong bibiguin.
Buhay ba ang Diyos? At dahil hindi ka naman makatutupad at magaganap na ikaw lamang, kaya tumupad ka, sumunod ka, at kasama mo ang laging magpapatatag ng iyong katawan. Dahil ang ginagampanan mo ay di pagtupad bilang tao ka lang. Buhay ba ang Diyos? Ano ba ang ibig kong ituran? Kung ang ginagampanin ninyo ay para sama, gawin niyong may katatapatan sa puso niyo, may katotohanan sa isip niyo, at may galak na totoo. At kasama niyo ang amang mapagpagalak, mapagpasiya, mapagpatuwa, at bibigyan kayo ng liwanag ng isip niyo. Doon sa mga ginagawa ninyo, pagkatapos niyong ginampanan, kayong masaya, kayong maligaya, at nag-uumapaw sa puso niyong galak na hindi niyo kayang paliwanag kahit kayo'y walang dalang bagay o salapimang binigay pakonsuelo o anuman sa inyo. Sapagkat ang Diyos na nagpapaligaya, siyang nagbibigay sigla sa puso niyong taglay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yun ang sinasabi niyang binigay ng libre, pinamahagi ng libre, ngunit siyang gumaganti. Buhay ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, kung pakikinggan niyo lamang ay ang aral at salita niya at hindi ang kapwa ninyo na makasisira ng loob niyo, makapagpaparumi ng isip niyo at makapagpapahamak sa inyo, walang taong hindi nakatawa pag natutulog. Kahit na ikay sibangot, iuunat ang mukha. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Pag halimbawa, nakatulog kang ganyan, hindi mo namamalayan, nakaganyan ka. Pag naalala mo, nakaganyan ka. Eh, pagka natulog ka na naman dahil sibangot ka talaga, pinictura ka. Eh, sino ba Eka, Ire? Di ba Eka, ikaw yan? Ba Eka, alam ko nung natulog ako, nakatawa ako eh. Eh, dahil sibangot ka talaga yan, lumabas ang natural mo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, anong ibig sabihin? Ang tao kahit magbalat kayo, lalabas at lalabas ang natural mo kapag hindi mo ginawang totoo sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya anong dapat gawin? Bilang kapwa-tao, bilang isa kasama na nakikisa sa Kanya at nakikipagtotoo, magkaisa, isa na lang damdamin ang gawin nyo upang maging isang hangarin ang tukdin nyo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, may tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Wala kayong tanong? Lagi kayong walang tanong ano, pero marami kayong tanong sa Diyos. Pare-pares lang po tayong maraming tanong sa Diyos. Kaya lang ang bawat tanong natin, walang nakarinig ano. Walang nakarinig ano. Wala ba? Talaga bang wala? Ah, ako po, magsasagot akong meron. Ang Diyos, naririnig ako. Ewan ko lang kayo. Buhay ba ang Diyos? Eh, bakit? Isa nagtanong ako sa Panginoon, eh bakit ka ako pag nagtitigan kami ni Mother? Eh bakit yung nakagitna sa amin eh nakita niya na kami? Natugunan na yung pinagtinginan namin. Eh ba't pag yung iba ka ako hinihiling ko, nagkandaluhan na ka ako, di pa ako pinagbibigyan? Eh bakit po ba? Minsan yan ang tanong ko eh. Yan ang tanong ko. Sa libo-libo ng mga taong nakaharap ko, may maganit idulog sa Diyos. Para bang balat na maganit? Parang balat ng latigo yata. Yan, ewan ko ba? Baka matigas ang puso, ano? Buhay bang Diyos? Pero alam niyo po ba, may madat... Parang asaya-saya sa puso. Meron naman kapag dinudulog, parang ang tamad-tamad mo kaya. Parang ayaw kang bumangon. Parang ayaw mo siyang idulog. Parang gusto mo nang pumikit na lang. Wala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo? Halimbawa, sampu kayong dumudulog, ano? Sampu kayong hawak kamay. Pag yung kasama ninyo inaantok, o halika nga, mag-sample po tayo, ano? Tayo, lima rito, lima dito. Lima, lima-lima lang ha, lima-lima.
May pandinig kayo, no? O, lima. Magtulog-tulogan kayong apat. Sige, kunwari, kayo'y lasing. O, magtulog-tulogan kayong tatlo. O, yung dalawa'y gising na gising, ha? O, sige, tulog. Tulog-tulogan tayo tatlo at apat. Sige. Tingnan natin kung sino tutumba. Tingnan natin. O, sige, tingnan natin. Eh, hindi ka nagtutulog-tulogan. Nagnitigas-tigasan ka. Matigas pala ulo mo eh. Boy ba ang Diyos? Meron bang matigas na natutulog? Eh, di ikaw pala yung gising. Gising na mula, tulog ang isip. Oh, sige. Tulog-tulogan. Saan tayo? Dito. Tulog kayong tatlo, no? Tulog, hindi gising. Tulog kayong apat. Ikaw ang gising. Oh, sige. Sige, ha? Tulog, hindi gising. Hindi yata ito lahi ni Abu Kunching. Parang lahi ni Devil ito, ha? Oh, sige. Tulog. Sabi sa'yo, tulog, hindi gising. Tulog! Tulog. Oh, sige, tulog. Tulog, lasing-lasing. Kunwari lasing. Tulog. 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 Oh, sige! May mata to. Oh, sige. Oh, ilan ang natira? Ilan? Tumindig lang sila. Ganyan ang mga nagtutulog-tulogan sa mundong ito. Mulat ang mata, gising ang mata, tulog ang diwa, hindi kaya babagsak ang pananampalataya. Tandaan ninyo mga minamahal ko, ano man ang pinakikita sa inyong istorya, nagaganap sa mundong ito. Eh ilan nga kayo sama-sama? Kung hindi naman kayo tapat at totoo sa Ama, di ba babagsak din kayo? Kaya wala sa laksang bilang ang pananampalatayang sama-sama. Kung wala naman sa dami ng pagtitiwala sa Kanya, kaya di baling sa 10 ang matira, kung tapat sa Kanya, gusto niya yun! Buhay bang ko? Sino yung mga yung tulog-tulogan ang walang gusto kung ano? Ano lang ang gusto sa mundo? Pera. Bagay. Kalusugan. Kalakasan. Paglilibang. Pasarap sa buhay. Ayaw ng problema. Ayaw ng walang pera. Ayaw ng problema. Ayaw ng walang bagay. Ayaw makibaka. Gusto'y masarap lang. At kaya lang dudulog at lalapit sa Ama paghihingi ng, Diyos ko, wala na po akong pera. Diyos ko, may sakit po ako. Ayun, lalapit na. Ngunit habang nalilibang, habang naaaliw, may pera pa eh. Malakas pa. Wala pang problema. Kaya hindi muna ako. Hindi muna ako sasamba. Hindi muna ako dadalo ng gawain ni Pedro, ni Juan, ni Petra. Huh! Wala naman eka ang kwenta yan. Ah, pag may problema na, kahit saan lalapit na. Iba't ibang relihiyon na papasukin niya. Sasagipin daw siya. Hahanap na siya ng sasagip. Ngunit di niya masumpungan ang tunay na isang sasagip. Pala isa lang ang Diyos. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kung minsan ang tao sa paghahanap ng resolbahan ng kanilang problema, magpapalipat-lipat ng kung ano-ano na samahan, hindi pala ang Diyos ang hinahanap, tao pala. Kapwa pala nila ang hinahanap nilang sandigan, hindi pala ang Diyos. Sapagkat ang hindi totoong relasyon at di tapat ang relasyon sa Ama, walang kwenta at walang kabuluhan. Lagi niyong tatandaan, sa puso nagmumula ang relasyon sa Diyos Ama. Sa puso sisibol ang relasyon sa Diyos Ama. Sa puso mabubuhay ang pag-ibig sa Diyos Ama. Sa puso mananahan ang Espiritu niya sa buo mong pagkatao. At kapag nanahan ito sa isip, sa damdamin mo, tandaan mo tao, maligaya, masaya ka, sapagkat araw-araw pinapayapa niya ang isip mo, tuturuan ka ng dapat mong gagawin at bibigyan niya ang lakas at tibay ng loob mo. Hindi ako galit.
Kaya nga, bawat araw, kahit na alam mo, tingin sa'yo ng kapwa mo'y demonyo. Kahit alam mo, tingin ng kapwa-tao sa'yo'y di ka totoo. Kahit araw-araw, may kumukutya humahamak naninira sa'yo. Hindi ka man lang nang tigat na tigatig dahil ang Diyos na tinataglay mo, ng Diyos na nag-aakay sa'yo, siyang nagbibigay ng isip mong malinis, siyang nagbibigay ng puso mong may galak, siyang nagbibigay sa'yo ng pangunawa upang tamasahin mo ang tuwirang kakuntento at kapayapaan. Sapagkat alam mong di kanya pababayaan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kaya nga, ituro mo kahit kanino, ito ipabatin mo, ito paalam mo, pag lumabas ka ng iyong tahanan, tumungo ka lang doon sa hakbang ka lamang, sabihin mo, Diyos ko, isadyan mo ko kahit isang hakbang lang ang tutunguhan ko. Kahit anong lakas mo, kahit anong talino mo, kahit sino ka pa, lagi mong tandaan, ang buhay mo'y isa lamang. Taglay mo ang Ama, siyang bumuhay sa iyo, huwag mong kalilimutan, kailangan mo siya. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, sino nagtutulog-tulogan sa sanlibutan? Sino ang gising sa katotohanan? Ang gising sa katotohanan, hindi mo man alam ang buong laman ng Biblia. Kung tinataglay mo at sinasabuhay ang laman nito, tanda ninyo, mas kalugod-lugod kayo sa Ama. Kaysa nagagalingan kayo at napakagaling yung magpayag ng banal na salita. Nakikipagtagisan kayo ng banal na aral, ngunit taliwas sa inyong ginagawa. Sapagkat ang gusto ng Ama, masunod mo ang kanyang mga aral. Dupdin mo ang kanyang kalooban. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat wili ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon ang mayayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may bawat araw
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawin ang Ama. Alam magagawin ang Ama. Pagkawin ni Kanya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo. Maganda sa inyo. Ay, Diyos ko. Kala ako pati daliri ko, tatangayin yun eh. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Alam nyo ba? Subukan nyo lang. Kung di nyo pa nasubukan, subukan nyo lang.
totoong dito ang Panginoon. At ipantay niyo siya sa bagay. May nagbigay sa inyo. Sabihin niyo ng malaking bagay. Ngunit wala ang Diyos dito. Tingnan niyo kung maligaya kayo, kung makontento kayo. Subalit, bigyan kayo ng maliit na bagay. At ang Diyos naririto. Iba yung mararamdaman niyo sa saya at ligaya. Subukan niyo lang. Gumawa kayo ng eksperimento sa buhay niyo. At kapag napatotohanan ninyo, piliin niyo na kung anong gusto ninyo. At kapag napahigit niyo na kung sino nga siya sa buhay niyo, kayo na mismo magdidesisyon sa sarili niyo. Iba nga pala ang Diyos kapag siyang sa inyo. At kapag siya na ang inuna ninyo, matuto na kayong masyahan, makontento, masarapan, at magalak. Kaya sa bawat araw na may tuwa at pag-asa kayo, mayroon man kayong pinagdaraanan, tumutulo ang luha nyo habang nagsusumamo kayo. Subalit kapag katapos noon at inaliw na kayo ng ama nyo, parang lumipas na hangin na hindi nyo na napuha, wala na kayong maramdaman. Sapagkat ang naramdaman nyo, siyang kumiibig na tapat sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang sa inyong lahat? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Liwanag ng isip ay manahan sa inyo upang patuloy na mabuhay ang malinis na pag-asa at buhay na ligaya at maganap sa buhay nyo ang mangibabaw ay Ama. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Mababait po kayo, no? Talaga pong mabait kayo, no? Eh, talaga pong mabait kayo, kaya nabendisyonan na po kayo, no? May bukas pa po, no? At may Martes pa uli, no? Miyerkules pa uli, no? At anniversary na po, no po? Ilang araw na po kayong dumudulog? Wala pa ba kayo nakakamtan sa dinulog nyo? Sa madaling salita, may pauna na siyang regalo sa inyo. Ganyan ang Diyos na may waga. Kaya panaligan ninyo, yung pinakauna niyang binigay sa inyo, yun ang mahalaga. At kung mayroon pa kayong inihiling na gusto pa ninyong hindi pa niya naibibigay, alam niya, hindi man niya naibibigay ito, kaya niyo pa rin. Kaya siyang asahan, siyang ligaya, siyang buhay, siyang galak. Pagpalain, kayong ganap. Tayo na po, uwi na, upo muna tayo, Lord. Pangwakas na panalangin. Mabathalang Awa, ang aming paglapit at pagsusumamo sa iyo ay batid mo na bukal sa aming puso. Bilang pagtanaw namin ang utang na loob sa lahat ng alay mo, ikaw lamang ang napagdudulot ng liwanag at sigla sa sandali ng aming kagulimhanan. Sa aming mga kabiguan, ay ikaw lamang ang nakapagbibigay ng tagumpay. Ang anumang aming pagkukulang, ikaw lamang ang nagbibigay ng kapunuan. Ang bawat naming sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon, ay ikaw lamang nagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin. Mabathalang Awa, yamang pinahintulutan mo ang lahat ng ito, ang bukal at mahabagin mong puso ang magbibigay sigla sa amin upang ganap kaming mabuhay ng may kapayapaan, kagalakan at pagmamahalan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.